So this is orchids in a container of water. Hey guys, welcome back to my channel. It's Mama Sandy. Today we are going to talk about water culture. Alam ko sa mga mahihilig magtanim ng orchids, mahilig mag-aalaga ng orchids, naririnig niyo po ang sinasabi ng water culture. Kaya po ako magdi-discuss dito ngayon kasi I experienced that from the past. And sometimes it works and sometimes hindi rin nagwo-work. Depende po sa orchids na meron kayo. Ang tanong, para ba sa iyo 'to? Kailangan mo bang ilagay sa tubig ang mga orchids mo? Hindi lahat, pero baka pwede. So, makinig ka na lang muna ng konti. Let me explain. Usually po ang orchids po sa wild, alam natin na it grows on tropical places like the Philippines, Malaysia, Thailand, or any part of Asia. Even here in Hawaii, meron kaming orchids dito. But alam natin, o hindi pa sa nakakaintindi, nakakaalam, ang orchids, it grows up in trees or it grows in a higher ground, never on soil. Hindi talaga siya natin nakikita sa mga lupa. So, but sometimes, pag ang orchids wala sa kanilang regular habitat, like the tropical places, they need that extra boost kasi hindi sila nakakakuha ng nutrients from the soil. So normally they get it from the water that it gets from the rain or mist sa mga forest na mga sinasabi nila. So ngayon, most of the orchids that we have nowadays galing sa mga nursery. So when it comes from a nursery, tinatanim po nila yan sa mga plant media, which is pwede rin po siyang coconut coir, pwede po siyang mga old barks ng tree or mga moss sa mga social na lugar, nilalagay nila sa moss. But ang drawback lang po niyan, pag napabayaan natin ang orchids, we tend to overwater it or underwater it. I prefer underwatering than overwatering. But sometimes the orchids, when it's like overwatered, napapabayaan, ang nangyayari, nabubulok po yung media. Kasi sinasabi nila kailangan i-repot ang orchids kasi kailangan palitan yung media, which are the rocks, coconut coir, o yung mga moss, or kung ano mga anik-anik na pinagtataniman ng orchids. And the orchid should have a root in order for it to thrive. Pag wala pong ugat-ugat ang ating orchids, although na-absorb yung mga nutrients through the water na binibigay natin, o kaya yung sa ulan, ang nangyayari po, ang roots mahalaga kasi doon talaga siya nangyayari. Ang most of the absorption is coming from the roots ng orchids. Just like any other plants. But the only difference is they grow on trees or they grow on a plant container sa nursery. Ang dami ko na sinabi. So let's start na tayo. Akong Vanda orchids. Maliit pa siya. I believe I bought this last year pa ata. I bought it nung may bulaklak pa siya. Pero when you look at it right now, it's doing nothing. Para siyang buhay siya pero dry and it needs much better care, I think. Kasi alam ko nang mangyayari magkukontinue siya na magiging dry hanggang sa mamamatay na lang siya. Kasi araw-araw or maybe every other day, dinidiligan ko sila pero parang wala lang, parang nothing is going on. So let's try something else. Man po is a type of Cattleya and bred with another type of orchid na inataihan na nga siya ng ibon. Ganon din, dilig-dilig every day, pero nothing is really going on. This is one of my Phalaenopsis. Napabayaan ko talaga siya because I was working a lot between February till now, September. But then back in November, marami siyang bulaklak. As in, marami siyang bulaklak talaga. So ngayon, meron siyang keiki or baby plant. Wala siyang root. Hindi natin i-repot. Pero try natin ilagay sa water culture kasi I wanna save the mother plant, no? So as you can see, I already soak the plant in water and yan ang itsura niyan sa baba, sa base ng plant. So kailangan natin tanggalin itong mga to, lahat siyan lilinisin natin. Ito po yung lumang media na tinatawag, na it look like pinatubo siya sa moss tsaka sa mga tree bark, but it has a healthy root. Kailangan lang talaga natin na ma-maintain ang hydration.
That's why I'm going to put this in a water culture also. I think this is Dendrobium. Healthy looking siya, pero I think it needs a little bit more maintenance na hydration kasi nagda-dry-dry din siya pag napabayaan. An exception po sa ating water culture sa orchids is we don't mess with the healthy plants. If the plants is healthy, hayaan po natin sila, wag natin silang pakialaman. Right now, I'm going to show you what a healthy Phalaenopsis look like. Ito din yung isang exception sa water culture natin. Pag maganda yung root system niya, kailangan lang natin talaga na i-maintain na hydrated siya. O pag medyo tuyo siya, we water it. Pero pag medyo basa-basa pa, wag nating babasain masyado kasi we don't want the roots to be rotten. Ito po yung ating Dendrobium. Maganda na yung growth niya, pero baka sakaling pwede pa natin siyang pagandahin. I mean, pagbutihin or make the plant be a little bit more healthy and hopefully will develop more leaves and focus on making blooms, ano? As you can see, meron tayong lumang roots. We will cut those roots sa baba. Yung mga nakikita nyo na mga dry-dry na, tsaka brown na brown. Nakita nyo meron siyang bagong roots because I already soaked this in water for few days. I now remember the name for these orchids. This is Oncidium, one of my favorite one. And tawag din nila dito is Dancing Lady as a layman's term. Meron din siyang extra orchids sa baba. So for now, hey doggy, I will not going to cut it. I will just leave it alone. Itong mga dry na roots, meron tayong nakikita ang mga bagong growth din na roots because I already soaked it in the water for more than 2 weeks, I think. And mukhang kulubot pa rin siya. But we will try to hydrate it some more by putting it in a water culture. But using a pair of scissors, basta tanggalin nyo lang to, tong part na to. Kaya mas magandang tanggalin yung mga lumang roots na pag basa yung orchids. Kasi makikita mo talaga yung buhay na ugat. Kasi the reason why you wanna take off the old roots, kasi you want the new roots to absorb more water, and the old roots, ang mangyayari niyan, mabubulok to, tapos it will attract more bacteria, and then will end up making the new roots die. So, ito yung Phalaenopsis na gusto nating i-save. So, normally, when you do water culture, kailangan muna natin tanggalin to, mga moss na luma. So, they put moss kasi yun ang pinaka media na ginagamit nila. So kailangan lang natin safely remove yung mga dating mga media niya. Katulad nito, they uses bato. Ingat lang po sa ating roots kasi we don't wanna destroy the roots. So we'll take care of this later. Ito yung parang support lang na bamboo. So if you notice, I removed most of the moss media. And this is what it's looked like inside it. So that's how much moss they put it in. They packed this moss, and that's where the orchid was growing for pretty much most of its life. And surprisingly, may nanotis ako. I noticed there's a baby orchids over there, so we have to be very careful. Linis na natin yung ating orchids, so we will put it in a jar, clear jar. Yan ngayon. Ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng tubig. So, speaking of tubig, if you live in a place where maraming ulan, maganda kasi you can use rainwater. Pero kung nasa city po kayo at meron pong mataas na chlorine level yung inyong water source, you can put the water in a gallon or isang galon, balde, and then let it rest for 1 day or 24 hours. Itabi nyo lang siya para yung chlorine ay mag-dissolve at matanggal. So, konti lang lalagay natin. Hindi natin siya ilulublog masyado. So, ganyan. So, as you can see, hanggang sa maano lang, ma-reach ng roots yung pinaka-base ng tubig. So, na imo-monitor mo siya. Make sure na hindi mabubulok ang roots. May time din po talaga na kailangan i-drain nyo yung water pag nakita nyo na hindi maganda itsura ng tanim. So we will see what's gonna happen within 24 hours while this one is soaking like this. So ganyan lang po ang
water culture. So we're gonna try to save these orchids by doing this, but we will drain this water, monitor it and drain it, make sure na walang mga debris-debris, mga kalat-kalat, o kaya mga peste-peste, or nag-iiba ng kulay, nagkukulay green ang tubig natin, ha? Ito po yung ating dendrobium. As you can notice, konti lang talaga yung nilagay ko na tubig kasi gusto ko siyang i-observe kung siya talaga ay magbabago, if there's like more roots gonna come out, and also for my dancing lady or Oncidium, konti lang talaga tubig because I don't want to make this plant suffer root rot just like any other plants, ano? And if we need to replace the water, we will. By the way, this is not like a full-time or permanent way of growing my orchids. It's just, I'm just experimenting muna if how it will grow some more, or kaya natin ang jumpstart para gumanda pa yung mga leaves and produce more leaves para maka-focus yung halaman, the orchids, into blooming flowers. So, hindi ko talaga siya ibababad palagi sa tubig ng ganito. So, definitely, I will remove some excess water. Meron pa siyang nakalutang na bark. And then, I'll monitor it kasi ang pinaprevent ko lang talaga is for these orchids to be dry out. Pero, gusto ko rin siyang ma-hydrate. Pero, ayaw din nating malublob sa tubig at siya'y magra-rot. Yung kanyang ugat-ugat. Nakita niya ang Vanda orchids. Maganda yung ugat kasi pag buhay na buhay ang ugat ng Vanda orchids, kulay green siya. Pag hindi siya, pag tuyo na siya, nagiging silver, shiny and silver. But anyways, I hope you guys learned something today, and then this is just my opinion. If you want to try it, you can try. Go ahead and try it. If you're brave enough to do it, you can do it. But if you don't, that's okay too. But it's just another idea to save your dying orchids. So we will monitor this orchid's growth, and I hope you will join me with this water culture journey. And I'll talk to you later. Mahalo, aloha. Thank you so much for watching. This is Mama Cindy.